isang estudyanteng maingay di mano ang binato ng kanyang guro sa Ilocos Norte. Mahigit 40 naman ang sugatan sa magkahiwalay na aksidente ng mga bus sa Cebu at Quezon. Yan at iba pang balita sa probinsya sa report ni Mark Salazar. Sa itsura ng pampasaherong bus na ito sa Carmen, Cebu, bakas ang tindi ng inabot nitong disgrasya. Ayon sa driver ng Ceres Liner Bus, bigla na lang daw pumutok ang gulong ng bus hanggang sa tumagilid kahapon. Basa rin daw ang kalsada noon, pero kwento na ilang pasahero, mabilis daw ang takbo ng bus. 39 ang sugatan kabilang ang driver. Isang batang lalaki ang kritikal ang lagay matapos mabalian ang buto. Naharap sa kaso ang driver ng bus. Binisita ng kinatawan ng Ceres Bus ang mga biktima at nangakong sasagutin ang gastusin nila sa ospital. 2 pampasaherong bus din ang nagkabanggaan sa atimon ng Quezon na ikinasugat ng 5 pasahero. Ayon sa driver ng Isarog Bus, mabagal daw ang takbo nila nang bigla silang banggaan ng Superlines Bus. Pero kinontra ito ng chopper ng Superlines Bus. Inaalam pa ng pulisya kung sinong dapat managot sa aksidente. Sa Ilocos Norte, isang batang estudyante ang binato ng visual aid ng kanyang guro. Ayon sa inireklamong guro, maingay raw ang 7 taong gulang na estudyante sa klase. Hindi raw niya namalayang naibatunan niya ang hawak na visual aid at napuruhan sa mata ang biktima. Namagaraw ang mata ng bata kaya dinala siya ng guro sa health center para gamutin. Naluluhaluhang humingi ng dispensa ang guro at sinabing sasagutin niya ang gasto sa pagpapagamot sa bata. Tanggap na raw ito ng pamilya ng biktima pero ang principal ng eskwalahan mag-iimbestiga pa rin daw. 11 ang arestado ng salakayan ng NBI ang isang hinihinalang drug den sa Lapu-Lapu, Cebu. Huli pa raw sa akto ang mga suspect habang gumagamit ng illegal na droga. Nahulihan din sila ng 8 pakete ng hinihinalang shabu. Sasampahan ng kaso ang mga suspect na todo tanggi naman sa paratang. Mark Salazar, GMA News.